Magandang araw po sa lahat ng SSS pensioner. Tayo po ay magbibigay lamang muli ng kaunting kaalaman kaugnay nga ng inyong SSS pension. Kaya siguraduhin tapusin niyo po ang video na ito dahil malaking tulong po ito para sa inyo. Nais niyo na ba itong malaman? Halina't atin itong talakayin. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe kayo sa ating official YouTube channel na Boss Balita TV. Narito na po ang latest advisory ng SSS para sa inyo. Ang SSS po ay may biglaang inilabas na SSS advisory kung saan ayon sa statement ng SSS President and CEO Aurora Ignacio na ngayong araw po ay magbibigay na sila ng mas mahabang oras ng pagtanggap ng miyembro at pensyonado na may kinakailangang ayusin at habulin na deadline sa kanilang SSS account gaya ng pag-comply sa AKOP at pag-update ng PesoNet account na magtatapos na sa katapusan ng Marso bago simulan ang pamumutol ng pensyon. Ayon sa SSS, ngayong araw lang po ito epektibo, March 7. Ipapatupad ang pagbabago sa oras kung saan ang dating alas 8 hanggang alas 5 ng hapon na oras ng kanilang operasyon ay magiging alas 8 hanggang alas 7 na ng gabi. Ito ay upang mabigyan ng mas mahabang oras ng pagtanggap ang lahat ng pumipila sa labas ng SSS kasunod ng kanilang viral photos na nahuling natutulog sa labas ng pamunuan ng SSS ang ilang SSS pensioner at SSS member. Kaya agaran itong pinaimbestigahan ng mga mambabatas dahil sa mabagal na prosesong kanilang pinaiiral gayong pinapayagan na ang 100 capacity ng workforce sa ilalim ng Alert Level 1. Kaya narito ang mga nasabing SSS branches na mananatiling bukas ngayong araw hanggang alas 7 ng gabi. Para sa lugar ng NCR, ito ang mga SSS Diliman Branch, SSS Cubao, SSS Francisco Del Monte, SSS Batasan Hills, SSS JP Rizal Makati, SSS Pasig Pioneer, SSS New Panaderos Branch, at SSS Manila, SSS Binondo, SSS Parañaque, SSS SM Aurora Taguig, SSS Las Piñas, at SSS Alabang Muntinlupa. Narito naman ang ilang piling SSS branches din na mananatiling bukas ngayong araw hanggang alas 7 ng gabi para sa lugar naman ng Luzon. Ito ang SSS Das Marinas Branch, SSS Tagaytay, SSS Binyan, at SSS Calamba. At mahalagang paalala ng SSS sa lahat ng pensyonado at miyembro ng SSS na sumunod sa tamang health protocol na kanilang ipinapatupad sa lahat ng SSS branches gaya ng pagsusuot ng face mask, social distancing, temperature check. Ayon pa sa SSS, asahan ng mas mabilis na transaksyon ngayong araw dahil sa kanilang member service representative na kanilang itinalaga upang kayo ay gabayan sa inyong pangangailangan transaksyon ngayong araw. At mahalagang paalala muli sa lahat ng SSS pensioner at SSS member na karamihan sa kanilang transaksyon ay available na through online gaya ng inquiries, application at benefit claim. Maging ang loans ay maaari nang maisagawa sa pamamagitan lamang ng paggamit ng my.sss portal at SSS mobile app. Kaya ayon sa SSS, hindi na kailangan pang pumunta sa kanilang SSS branches para lang isagawa ang mga nasabing transaksyon. Narito naman ang ilang transaksyon na maaari nyo nang gawin through online gamit lamang ang my.sss portal. I-post nyo lang po ang video na ito para mabasa ang buong detalye na ating ipa-flash sa inyong screen. At yan lang po muna ang ating SSS update. Kaya sa mga hindi pa po nakakapag-comply sa AKOP program at PesoNet account ng SSS, ito na po ang tamang araw upang kayo ay makapag-update dahil sa mas pinahabang oras ng pagtanggap ng SSS upang maiwasan ang pagkaputol ng inyong buwan ng tinatanggap na pensyon. Sana kami po ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman. At kung sakaling kayo po ay mayroong munting katanungan kaugnay nga ng inyong SSS account, i-comment nyo na po yan sa baba at atin pong babasahin isa-isa. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ka na, i-like and share mo na rin, huwag din kalimutan mag-subscribe. Salamat po sa panonood, hanggang sa muli!